ay ambot sa inyong lubot. Swangit! Hoy! Swangit. Panit. Ligo nga kayo. Abangag! Makilikili nyo, basa na. Katulad ni Lagdameyo. Alright, sabi dito, sino to? Sabi ng isang Huwad Committee, itong Yanggun. Okay? Sino to? Representative Ortega. Sabi niya, the Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times. Okay, sabi niya, mas makakabuti para sa bata kung sumailalim si Vice President Duterte sa isang professional na pagsusuri. Aba, o, ito, usapan natin kung sino ang mentally stable dito. Bakit ikaw, kayo dyan, na mga bangag sa Kongreso, meron pa kayong nalalaman na Filipino people deserve leaders? Ang pinaka-importanting, actually hindi leader, hindi alam magpaka-leader, eh si Marcos Jr. dahil siya ay mentally unstable at emotionally unstable. Bakit? Kapag nag-addictus benedictus ka at pulboronic ka at authenticated na ikaw, authenticated ka sa Amerika na pulboronic ka, di ba? Ikaw ay may tama sa jutak. Kaya nga, indula kang karapatang mamuno dahil binetray mo ang taong bayan. Kasama, nagbetray si Amy Marcos, yung manggagamit. Well, pag-usapan natin si Bangag. Yan, I think, nakalagay dyan, sinabi ni Inday, di ba, I have 5 impeachable offense, sabi niya. Impeachable grounds na pwedeng ma-impeach si Bangag. Pero syempre, hawak niya yung mga Huwad Committee, kaya walang mangyayari. Kailan naging stable yan? Gusto niyong ipatest si Inday Sara? Ipatest niyo muna si presidente ninyo na Addictus Benedictus Authenticated Bangag. Dahil siya ang may hawak ng lahat ng pondo. Sila ni Romualdez, si Tambaloslos, yung hinayupak na yan na nailagay sa korte ng Amerika sa mga newspaper na tumanggap ng mali-maletang bribe money. And that is a impeachable offense. Okay, tignan natin kung ano yung sa tingin. Basahin natin ang mga hinanda ko. Kasi sabi ni Inday, gusto nyo mag-cite ako ng parang 5 impeachable offenses, sabi ni Inday, di ba? Doon sa pagiging bangag ni Junior. Okay, tayo ay naghanap ng mga ginagawa ni Bangag. Okay, ano ba yung mga impeachable offense sa isang presidenteng bangag? Number one, kasi hindi sinait ni Inday eh, treason. Bakit? Dahil niloko, binetray ni Bangag ang kanyang mga Pilipino dahil gusto niyang isabak dyan sa bang. Dyan pa lang ay binetray mo na ang mga Pilipino at niloko mo ang Pilipino Bangag Junior nang pinapaboran mo ang mga smuggler dahil ang food security ay kasama yan sa national security, yung magkaroon ng tamang pagkain ang mga Pilipino, mabigyan ng oportunidad ng pangkabuhayan ang mga mangingisda, magsasaka, ibigay ang dapat sa kanila, binudol mo sila. At yan ay nilagay mo sa peligro ang national security ng buong Pilipinas. Papaano? Ginuto mo. Yun pa lang ang pagsinungaling mo, pagbudol mo na 20 pesos na kilo ng bigas. Yan ay betrayal. Binaboy mo ang taong bayan. Nang sinabi mo na i-continuity, ituloy mo ang mga magagandang proyekto ng mga Duterte, binudol mo. Ang Pilipino dapat ang makinabang dyan. Yan, I think, kasama yan sa mga sinasabi ni Inday. At yung smuggling business ninyong mga inayupa kayo dyan sa Bureau of Customs, ang pagpapalaya mo o hindi mo pagpapalaya mo kay Sayarot. 'Di ba? Kasama mo sa New York na abswerto sa kanya mga kasong polboronic, nilagay mo sa peligro ang taong bayan, Bangag Junior at 10 na mga bangag o 51 milyon na mga bangag na kasama mo, inilagay mo sa peligro ang buhay ng mamamayang Pilipino
dahil ngayon ay harap-harapan ang bentahan ng asin o pulburon na sa kanto harap-harapang tumitira, wala silang takot sa batas. Dahil alam nila na ang gobyernong itong bangag ay walang pakialam at hindi sila pinakikialamang hulihin kasi sila ay mga customer ng mapyang gobyernong bangag. Trisonos yan. Diba? Gusto mo pa? Ano pa yung mga ginawa mo? Ang pagpigil mo, Bangag Junior, kayong mga yawa mo, ha? Na hindi mag-attend si Michael Ma. Okay? Sa kanyang smuggling business, smuggling case, okay, na pagdinig, ay pag-betray sa taong bayan. Ang pag-appoint mo kay Michael Ma, a special envoy to China, na isinungaling mo, at nandito pa rin nakalagay sa book ni Attorney Vic Rodriguez, mga palangga, ay pambubudol sa mamamayang Pilipino. Nilagay mo ang seguridad sa peligro, nilagay mo sa peligro ang seguridad ng mamamayang Pilipino nang nag-appoint ka na hindi nga namin alam kung si Michael Ma ba ay Chinese citizen or dumukot ng birth certificate sa PSA o ginawan nyo ng kung ano paman, yan ay trisonus. Diba? Tapos mabaliktad nyo kay Inday. Mga yawa ka mo. Another number, na, baka ito nakasulat sa list ni Inday. Bribery. Okay? Nung tumanggap ka at ang asawa mo ng pera galing sa mga POGO operators noong campaign at pinalitan mo ng posisyon, nandito uli sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, nang binigyan mo ng posisyon dahil sa kanilang mga contribution, tumanggap ka ng bribery nung inilagay mo si Altenco dito sa PAGCOR dahil ang sabi ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, ni Miss Michelle Lazaro at ng kanilang mga grupo na isang taon lang may aayusin lang kami. At lingid sa kalaman ng mamamayan in 2022 at yan ay inirelease natin na tumanggap ang pamilya mo, kasama ka dyan, si Martin Romualdez ng luggage, heavy luggage o suhol, bribery at naghati-hati kayo, mahinayupa kayo at hindi yan chismis dahil again, may mga ebidensya through email, text messages, ang 26 Capital dito sa court ng Delaware na sinasabi na ikaw Tambaluslos, ang mga kampo ninyong mahinayupa kayo, in-influensyahan nyo. Ginamit nyo ang power ng Kongreso, power ninyo para influensyahan ang mga justices, para baliktarin ang desisyon dyan sa intra-dispute ng Okada Manila o Tiger Resort. Okay? Para paburan, okay? Ang anak ni Okada dahil, you know, mga tao nyo, Tambaluslos, si Lazaro, council nila, da-da-da-da-da, para kayo ay tumanggap ng bribe. And that is a fact. Factual yan. Oh, bribery. Ano? Ha? Ano kayo, mga dipunggol ka mo? Next. Kasi sabi ni Inday, meron siya lima sa listahan. Tignan natin kung saan kategory si Bangag. Abuse of power. Okay? Ano yung ginagawa mo, Bangag Junior? Yung pakikipagsabwatan ninyo, okay, sa DILG, PNP, NBI, sa lahat ng ahensya ng gobyerno para isuspend ang mga mayors, governors, para magharang kayo ng mga truck, ng kung ano-ano mga linti ka mo para dun sa harangan nyo ang maisog rally. Since January, yan ay pag-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno at yan ay impeachable. Ngayon, mga palangga, sino ngayon ang dapat magpatingin na may saltik sa jutak? Hindi lang si Bangag, yung mga kuwad-kuwad, huwad-huwad committee at yung mga senador na mga huwad. Right? Imagine ninyo ang pag-abuso sa kapangyarihan nung in-appoint ni Marcos Bangag
ang pamangkin ni Liz Satanas na si Paul Soriano na natural born citizen. Natural born citizen, US citizen, Amerikano. Ibig sabihin, ipinanganak dito sa Los Angeles County ang si Paul Soriano na asawa ni Gonzaga na inappoint, di ba? Diyan sa PCSO, ay PCO, sorry. Sa communications. Remember, piso lang daw ang sweldo. Amerikano yan. At ipinagmamalaki pa nung time na yon ni Paul Soriano pag nagta-travel sila na meron siyang US passport. And that is treasonous. Pasok sa abuse of power, pasok sa treason. Bakit? Kasi ang Amerikanong yan na katulad ko, huwag ko na ilayo sarili ko, ay pwedeng mag-traidor. Diba? Pwedeng mag-traidor sa, you know, kung ano man. Diba? Ngayon, ano pa? Okay. Ano pa ang nakalagay doon sa, ang tinitingnan natin kung ano nakalagay doon kay Inday Sara? Obstruction of justice. Yun. Hinarangan ni Bangag, ni Tambaloslos, ni Subiri, noong January of 2023 na hindi matuloy ang investigasyon kay Michael Ma na nasasangkot sa smuggling. And that is impeachable. Pero wala kayong obstruction of justice. Tinatakpan ninyo ang kababuyan, ang kawalanghiyaan. Another thing, yung ginawa mo, Bangag Jr., kasi mag-asawa kayo, conjugal kidnapper ang kidnapping ang ginagawa nyo. Noong nag-fabricate kayo ng kaso laban kay distressed mother, kasabwat ang DOJ. Okay? Kasabwat lahat ng pwede nyong kasabwatin. Okay? Na nagtanim-tanim kayo ng kaso, mga palangga, nagtanim-tanim kayo ng kaso, ibig sabihin, ay impeachable itong mga ginagawa ninyo. Marami pa. Ano pa dito ang pwede nakalagay sa listahan ni Inday? Well, misconduct. Lahat na yan, imagine ninyo. Yung pagpupulburon pa lang niya, misconduct yan eh. What else? By violation of public trust. Yung violation of public trust, may tiwala pa ba kayo sa Bangag? Na pulburonic? Binayolate niya. Okay, wait. Alright, binayolate niya ang tawag dito, lahat ng pwede niyang i-violate. What else? Ano dito? Oh. Tapos ngayon, aanuhin niyo si Inday Sara. Ano sabi dito? What? Grabe, sobra-sobra na mga evil mag-asawa, pati si Tamba. Ayun, sabi ni Glenn Osal, ayan, pagbenta ng ginto natin na isinikreto yung Maharlika fans. Hanggang ngayon, wala tayong nalalaman kung ano na nangyari, pagkuha ng pondo ng Maharlika, yung pag-hire ninyo ng Duran-Duran. Ilang milyong dolyar, okay? Ilang milyong piso ang ibinungos nyo. Ang dami. No, may pa, ano-ano pa kayo kay Sara? Na sinasabi nyo, magpa-check up. Si Sara, kayo ang magpa-check up. Ikaw, Bangag. Dahil ikaw, authenticated ka na. Ito, authenticated dito sa Jamerica. Oh, another thing pating, sabi ni nagurgur naman ako, mga linte. Okay? Now what? Ano pa next natin topic? Tungkol dito, priority ko contempt. Oh, yan, di ba? Tiyatawag ngayon ng Huwad Committee, pinapatawag dyan si, pangalan nito, pinapatawag si Pangulo Duterte dyan bukas. I don't know kung matutuloy. Ako, my point, ang point ko dyan, priority ko contempt. Ako talaga gusto ko, pumunta si Pangulong Duterte dyan. Bakit? Pangulong Duterte, kung ako, well, ayoko naman, opinion ko lang naman to. Pumunta ka, magpa-contempt ka, magpakulong ka, para lumabas na ang buong sambayan ng Pilipino. Tignan mo. Pukukontempt si Duterte, si PRRD. Kasi yan ang gusto nyo, di ba? Tinatarget nyo si Pangulo. Tinitira nyo ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Diba? Lahat gusto nyong tumbahin. Lahat gusto nyong gurgurin. Yan. Pangulo Duterte, pumunta ka dyan sa lahat. Magpa-contempt ka na pag mumurahin mo lahat. Jutang genemis mo lahat. Sabi mo, mayawa ka mo. Lahat, gurgurin mo. Ikaw na gumurgur sa kanila. O, sabi ni David Zestral. O, yan. 90 billion PhilHealth Fund. Ayan, na dinownload sa Office of the President. Bukas, lumabas kayo sa inyong mga bahay. Bukas,
Kasi birthday ni Spokesari Roque. Spokesari Roque, birthday mo, happy. Pumunta kayo sa EDSA, doon ang celebration ni Harry Roque. Baka dumating siya doon. Di ba, hinahanap siya ng quad, ng huwad committee? Malay nyo, nando doon si Spokesari bukas magpapaputok ng balloons. Pinatatawag nila si Pangulong Duterte sa huwad committee. Ang sabi dito sa kanyang invitation, yesterday, Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts, Notice of Joint Committee Hearing. Ayan, inibitahan si Pangulong Duterte, bukas daw yun, 9:30 a.m. Dear Honorable, may pa-honorable pa kayo mga lintik ka mo, mga traidor ka mo. So, please be informed that the Joint Committee will hold a public hearing in connection with its inquiry in aid of legislation on the date, time, and place indicated da-da-da-da-da. Bukas yun dapat. Pumunta kayo dyan palangga. Birthday ni Harry. Tsaka supportan niyo si Pangulong Duterte. Pumunta siya o hindi, I don't know. Kung pupunta siya, dapat nandiyan na kayong lahat ng mga supporter ng bayan. Okay? Dahil sigurado ako, ang target ng mga yan ay talagang iko-contempt si Pangulong Duterte. Kung ako naman kay Pangulong Duterte, magpa-contempt na ako. Yun ang gusto nyo? Ibigay natin. Para tuluyan ka makontempt, pagpasok mo pa lang, Pangulong Duterte, ito gagawin mo. Jutang jininan nyo. Pag upo mo pa lang, jutang jininahin mo na silang lahat. Diba? I-F-U-F-U mo na. Di contempt agad. Tapos ang usapan. O, masaya na kayo. Contempt nyo na ako. O, then tsaka kayo ngayon magpasok, mga abyan. Ganun lang yun. Payag ba kayo? Anong gusto nyo? Makontempt si Pangulong Duterte? After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Kasi, di ba, mayroong ano, I don't know kung darating ba si Pangulong Duterte or hindi. Kung ako sa'yo, PRRD, magpa-contempt ka na, tapusin na natin lahat ng kadyotahan nila. Di ba? Dahil sama mo si tatay mo, magpa-contempt na kayo. At nang malaman ng taong bayan kung sinong iko-contempt ng bayan. Hayaan mo na yung mga huwad committee na i-contempt kayo. Ang importante, ang taong bayan, i-contempt sila forever. Pag i-contempt na si Pangulong Duterte, sigurado magkakagulo ang taong bayan, lalo na dito sa Davao. Kaya nga, Pangulong Duterte, sige na, pumunta ka na, excited na ako na i-contempt ka nila. Isama mo na si Anday, buong pamilya mo. Pa-contempt na kayong lahat at nang makita ng mga bangag na ito. My opinion is, go, umaten si PRRD if, you know, he's well, diba? Kung wala siyang, kung okay yung kanyang feeling, syempre, senior na yung ating palangga, diba? Magpa-contempt ka na, Pangulong Duterte, para bongga. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.